At anong ginawa mo sa asawa ko? Nilapitan ko yon para sana tagain. Subalit mabilis itong nakailag. Nang ilawan ko ang mukha ng aswang, napansin ko na parang pamilyar ang nilalang. Kilala kita ah! Sa oras na may mangyari sa mag-ina ko, ay papatayin kita! Hetong nilalang naman ay ngumisi lang, saka lumundag pababa sa lupa. Nang ilawan ko yung baba, hindi ko na ito nakita pa. Hayop ka! Hindi ka na makakatakas pa sa susunod! Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Maya na animoy nasasaktan. Sandro! Sandro! Tinutugo ako! Nang marinig ko yon, ay nagmamadali ako sa pagbaba. Sa pagpasok ko sa bahay ni Lola, nakita ko si Mayang nakahawak sa kanyang tiyan. Sa kama namin ay nagkalat ang mga dugo. Nilapitan ko si Maya. Bakit napakaraming dugo rito? Huwag mong sabihin. Sandro, oo. Yung anak natin. Yung anak natin wala na. Nang oras na yon, ay umiiyak na si Maya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko noon. Napahagulgul ako ng iyak. Magbabayad ang aswang na yon. At kung buhay ang inutang niya, ay buhay rin ang magiging kabayaran. Hanggang sa napakuyom ang aking mga palad. Sa paglipas pa ng ilang buwan, hindi namin matanggap ang nangyari. Hindi kami umalis sa lugar na yon. Hindi ako pumayag na di kami gaganti. Hanggang isang tanghali nga, ng araw na yon, ay namamalengke ako ng uulamin namin. Nang oras na yon, ay naglalakad ako noon, nang makita ko ang matandang kuba. Hanggang sa nagkatitigan kaming dalawa, maya-maya pa ay mabilis itong umalis. Hindi ako pwedeng magkamali, siguradong iyon ang aswang. So ang ginawa ko noon ay pasikreto ko itong sinundan. Hanggang sa matuntun ko ang bahay ng matanda. Sa oras na yon ay may naisip ako na magandang plano. Sa pag-uwi ko sa amin, hinintay ko na magdapit hapon. Siguradong di ka na makakatakas pa rito. Sabi ko pa sa aking sarili. Hanggang sa inihanda ko na ang apat na bugok na itlog. Hindi ko nakalimutan ang matalas na itak. Maya-maya pa ay pumunta na ako sa bahay ng matanda. Sa pagdating ko doon ay sobrang tahimik. Nakikiramdam ako sa paligid. Mga ilang sandali pa, nakarinig ako ng yabag sa loob. Sa puntong yon, saka ako nilibing ang bugok na itlog sa apat na sulok ng bahay. Maya-maya pa ay sinara ko na ang pintuan. Nakita ko ang nakatalikod na kuba na parang natataranta. Walang awa kang demonyong aswang ka! Nang masabi ko yon, saka ko tinaga ang aswang. Napapaungol ang nilalang, hindi ko siya tinigilan at paulit-ulit ko itong